Okay? So, 10 lang ang parents ninyo in your jar. So, right after that, you have the emergence of F1 in the first bottle. You will get all of F1. Bottle number 1, ha? In bottle number 1, kukuha kayo ng effer, patutulugin nyo silang lahat, pididikit nyo sila sa white paper, like this one. Ito ang sex ratio. You have all the males, tigtetet yan, nakapila sila, then all females. Yan, kinunay nyo pa sila, patay na nga eh. Okay, so these are all females. How will you know male or female? Diba sumilip na tayo? Sinilip nyo na sila, diba? Mas dark. Anong tignan nyo? Yung puwet. Yung puwet po. Okay. Pinakamadaling tignan is the posterior end. Kasi posterior end nila, anong meron? White end. Okay. Black and white. Yellowish. Diba? So you get there, get all the males and females of F1. Idikit nyo sila. Okay? Count them. Kasi kailangan natin yun for chi-square. Chi-square is a... Chi-square. Hindi chi-square. Chi-square is an analytical, statistical analysis. Ano yung chi-square? Okay? So, since hindi tayo magkasama ng Christmas break, all you need is the data. Okay? Ituturo ko sa inyo yung kung paano natin siya gagamitin for treatment. Okay, you just need the data. Okay, so bilangin kung ilan ang female, ilan ang male. Okay, so what we usually do is tigte-10 sila. Katulad nun, per ticket, 10, para madali siyang bilangin. Okay, so yun sa kanya, 20 and 23. Okay na yun. So that's your first jar. Tapos na yung first jar nyo dito. Okay, your second jar will proceed with mass mating. What do we mean by mass mating? Lahat ng F1, transfer it to a new bottle. Okay? Lahat ng F1. So, kunyari, 20, 20, 40, lahat yung nakuha nyo, male and female fruit flies. Put them on a new jar. Do this again, okay, for F2. Okay? Pag nakuha nyo yung F2 nyo, your F2, you are going to get the sex ratio again. Male and female ulit siya. The question here is, 1:1 ba ang male and female ratio nyo in F2? Okay? There's no question with F1. Hindi kayo tinanong, di ba? Basta bilangin nyo lang sila. For F2, what you need to find out is if female and males are in 1:1 ratio. Okay? So, kung 40 ang lalabas sa kanila, malapit ba sa 1:1 ang ratio nila? Kunyari, isa 30, kunyari, 40 nga yung lumabas. Yung isa, 21. Yung isa, 19. Pwede na yung 1:1 ratio. Okay? Kasi isa lang naman yung difference nila. So, yun ang tanong sa inyo. You need to get F2 for bottle number 2. Can you follow? Ha? Hindi. Ulitin ko. Okay, you need 2 bottles. You will start with this prep. Okay? So, first bottle, you will get sex ratio. Okay? Male and female. Bilangin lang ang male, bilangin lang ang female. Idikit sa notebook ninyo. So, kung maliit ang notebook ninyo, lakihan nyo ngayon. Okay? Kahit yung filler type lang, yung kasi sobrang laki. Okay? So, you're going to count the number of females and the number of males na lalabas sa inyo. Regardless whether white-eyed or red-eyed yun. Basta lahat ng male, lahat ng female magkakasama. Okay? So, after that, di ba i-etherize nyo? So, matulog na sila. Pag dinikit nyo, di patay na sila. Tapos na yon, wala na tayong bottle number 1. Your bottle number 2 will proceed. Meron din siyang ganito, pero hindi nyo siya papatayin, ha? Kami yung F2, yun po yung sa anak na. Oo. Okay. So, F1 to, di ba? Magkakaroon siya ng mass mating. Bottle number 2 na tayo, ha? Lahat ng anak nila, ito, di ba, nag-remove kayo ng parents in bottle number 2. Lahat na mag-emerge na F1, ay mamassmate nyo. Lahat na mag-emerge, ipasok nyo ng bagong bote. Okay? Sa bagong jar nyo, meron ulit kayo nito, appearance of egg, larvae, pupae. Then, we are going to remove the parents. Then, intayin nyong lumabas yung F2. Okay? Kasi di ba, transfer nyo, so P2 na yon. So, F2, once F2 emerges, dun kayo kukuha ulit ng
ratio niya. Okay? Between male and female. Ito yung sex ratio. Ito rin yung gagawin nyo. So, for F2, for bottle number 2. Nakuha nyo? Ang bottle number 1 hanggang F1 lang. Ang bottle number 2 nyo, you're going to proceed until F2. Gets? You are going to do 2 bottles. Okay? 4 original cross. Nakuha? Original cross, dapat may dalawa kayong bote. Okay? Yung isang bote, mamamatay lahat ng laman sa F1 pa lang. So, tapos na yun. Okay? Bottle number 2, F1, F2 ang gagawin ninyo. Okay? Or P1, P2 ang bottle ninyo. Okay? So, F2, doon kayo hihinto for bottle number 2. Doon nyo siya i-collect lahat ng offspring niya. Gets? Kuha na. Okay. So, kunin nyo lang yung bilang ng male and female for F1 and male and female for F2. Because the question is there 1:1 ratio between male and female. Okay? That is for original cross. Okay? Kasabay ng original cross ninyo, reciprocal cross. Bakit siya tinawag na reciprocal? Kasi baliktad. Okay? This time you need 5 red-eyed male, okay, virgins, and 5. 5 din to, ha? 5. 5. White-eyed female virgins. Okay? So, kailangan maka-harvest kayo nito na virgin sila. Okay? So, meron kayong 10. So, you need 2 bottles again. 2 bottles for OC, 2 bottles for RC. Okay? So, your 2 bottles, you will have the first bottle hanggang F1 lang. You are going to get, again, the sex ratio male and female. Okay? Then, proceed with mass mating. This is bottle number 2. Ganun din. Pareho kayo ng gagawin. Pareho ng gagawin sa original. Yes, sabay. Pareho kayo ng gagawin ng original cross. At, ano to? Reciprocal cross. Sabay to. Di daw may enjoy yung Christmas break mo. Kaya nga, hindi ako nagpa-quiz. In-enjoy nyo na to eh, di ba? In-enjoy nyo na yung prelim sa akin. Ganto-ganto lang. Kasi nga, may ano, may papagawa ako. So, your mass mating for bottle number 2 will proceed with F2. Okay? Again, you will get the sex ratio if it's 1:1. And then, you get the data which we are going to use for chi-square. Okay? Ganun ulit. Plus, don't forget to write your date of prep. Bawat yung mga bottle. Dates nyo. Yes, bawat bottle. Okay? So, you need 2 bottles here. You need 2 bottles here. Next. Last is the test cross. In test cross, you need 5 males. 5 to, ha? 5 F1. So, ibig sabihin, yung F1 nang galing siya dito. Okay? So, may F1 ka. Ma'am, virgin. Hindi. Not necessarily virgin. Kahit ano naman. Basta male. Basta galing siya dito sa reciprocal or original. Okay? So, ibig sabihin, yung result na galing dito, kuha lang kayo ng 5 male. Okay? OC or RC lang siya. And then, cross with white-eyed female. Pero virgin naman. The virgin. Ito ang virgin. Okay? And then, go for sex ratio. Again, ganun ulit gagawin nyo, ha? Male to female. Pag dinikit nyo, patay na talaga sila. Pag oh, dinikit. Ma'am, paano namin papatay? Okay, ang effort, bibigyan kayo nila kuya, pero kailangan may jar kayo. Yung jar nyo, may takip siya, screw type. Hindi pwede, kunyari ganito yung vial nyo, tapos yung takip lang siyang pagano'n, yung kinakakla. Ayaw nila nun. Kasi ang effort, madali siyang mag-evaporate. So, sayang lang. So, you need a screw cap vial. Eh, okay, yung... So, ito lang ang jar namin. Ang laki nun. Hindi kayo
bibigyan ng ganung karami. Ganun. Okay. O kung gusto niyo kumuha kayo ng marami for the whole class. Class ganito. Yung iba, no, yung iba uuwi ng province, mag-aeroplano and all. Gumawa kayo ng paraan, hindi mamamatay yan. For the other classes that I had before, yung hindi umuuwi, pinapakiusapan nilang alagaan yung flies nila. Okay? So kung merong magiting na mag-aalaga ng flies ninyo, o yun, ganun nga. Hindi naman sa binayaran, pero di ba, out of courtesy na siya yung mag-alaga, inuwian naman nila, pinasalubungan naman nila na masigabi pa. Mami, ano po? Kung wala, hindi kayo talaga gagawa. Actually, dapat kayo talaga gagawa nito. Okay? So, ha? Ganito. If you are going to you're going to leave the town, buuwi or what. So, gumawa kayo ng paraan na hindi siya mamamatay. Okay? So, kung ano naman, kung wala talagang chance, huwag muna kayong mag-umpisa. Okay? Kaya lang maliliit kayo sobra. Ma'am, paano yung white-eye? Hindi po ba yung madaling mamatay? Yung white-eye, pareho lang sila. Eh, paano depende pag nabusan po kami ng white-eye? Ang white-eye kasi, dapat kumuha kayo ngayon. Andito pa po. Kasi oo. Ma'am, okay lang. Makinig. Ang white-eye kasi, once lang ibibigay yun sa inyo. Okay? For each student. Paramihin nyo na lang siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit hindi kayo mag-start ng P1, ng white-eye, kahit P2 na, para marami lang kayong backup. Okay. Kasi ang problema, kapag namatayan kayo ng white-eye, hindi na kayo ibigyan ni Angel. Okay. Wala. Ikaw, si Maring Angel. Paramihin nyo muna na may white-eye kayo. Para sure kayo kung tutuloy kayo dito. Kasi once mamatay yung white-eye nyo, hindi na niya kayo ibigyan. Yung tendency nyo is manghingi kayo sa kaklase nyo. Which, mahihirapan naman yung classmate nyo kasi siya naman mangunti. Okay? So, if you want to gawin mo siya hanggang P2 or P3 just to be sure na marami kang white eye. Ma'am, pwede. Hindi naman siya paulit-ulit. Oo. Pwede naman siya paulit-ulit eh. Basta nakakuha ka ng virgin. It doesn't matter kung kapilan siyang generation. Basta virgin siya. Ma'am. Kasi ang problema natin, kapag in-strict natin ako, pareho kayong P3, yung isa na una na eh. Diba? Ang red eye yun na una. So as long as they are both virgins, okay. Huh? Well, last one. Ang tanong is, ang tanong last, if you will limit your bottles to 2 bottles for regional cross, kasi sabi mo, ma'am, dalawa lang eh. Eh, paano mo mamatay yung bote mo? Di mo limit mo na naman to. You have to have replicates. Okay? You have to have replicates. Itong mga bote, ito yung mga bote. Grabe, bibili pa ako ng bote. Bote, maraming bote. Yan! Ano yun? White-eye na bird. Ay, white-eye, ano? Pwede sila mag-make. Tapos mga halakan. White-eye lahat yun. Ah, white-eye lahat. Basta kumuha ka ng white-eyed, sila pa rin yung minamassmate mo. Kahit ilang generation, white-eyed pa rin. Ah, hindi nag-red, ma'am. Ay, hindi nakikinig. Oo, obvious ba? Sige na, ay, sinabi ko na yan. Paano yung...